Okay. So, itatry natin palitan yan. Takahinang. Lagyan din natin siya sa ibaba ng bolt. So, bali dalawa ilalagay natin. Medyo excited ako kung anong resulta. Pero hindi tayo sigurado. Baka may mga iba pang problema tayong makita. And medyo nagsasawa na ako. Okay. Almost 2 days ko na siyang ginago. So, itatry na natin siya. Bali yung R22. Naka-place na siya ng maayos doon. Ayan. Kung makikita nyo, hindi na siya katulad nung dati na parang corroded. So, ito R22 na to, buo na siya. Okay. So, testing na natin siya. Buhay natin yung unit. Okay, buhay na siya. And okay, nag-no coil detected siya. Ayan, dapat wala tayo makikitang anong tawag dun? Overheat protection. So far, parang wala ako nakikita. Okay, so ang gagawin natin lalagyan natin siya ng coil. So ilalagay natin to sa normal mode. 1, 2, 3. Parang medyo good news siya, no? Parang wala ako nakikitang overheat protection. Nag-explore pa rin po tayo sa mga ganitong unit. So, tinatandaan natin bawat problema kung ano mga pinapalitan natin para sure tayo sa mga next na ma-encounter natin. Alam na natin kung ano ang posibleng gagawin or piyesa na ma-involve dun sa problema. Okay? So, parang ganun. At least alam na natin kung anong piyesa ang involved. Ba't naka-bypass? 1, 2, 3. Dapat power mode lang. Yan. Okay. No coil detected. Parang hindi ko na nakikita yung anong pangalan? Ayan, na-detect na yung coil niya. So, ilagay natin yung new. And, dapat magpa-fire. Oh, yun, nag-fire na siya. Ayan o, mga paps. Mami, nagawa siya. Nagawa siya. Ayan. Ayan, halos 2 days ko pong ginagawa yan, mga paps. Nakita nyo naman, meron siyang problema nung una dito, sa part na to. Then, na-detect ko itong isang ito, may problema rin. And, kumuha pa nga tayo sa cellphone board. Okay. Dito tayo kumuha. Ayan. And sinabi ko rin sa inyo kung paano bubunutin yung ganung klaseng piyesa, yung thermistor ang tawag nila. Thermal pinagsama siyang resistor at saka thermal component. So, thermal component siya. Kaya tinawag siyang thermistor. Okay. So nakita natin na yung thermistor niya ay busted, parang busted din. Okay. So ito yung thermistor na galing dito sa board na to.
Dito yata siya sa part na to. Ito to. Dito ko siya kinuha sa part na to. Ayan. And pagkatapos nun, parang medyo hindi na siya katulad nung dati na kapag binubuhay ko, laging naka, lagi mo makikita yung overhead protection. Dati, ang akala ko, coil siya. And lastly, yung kaululihan nating nakita ay ito, yung R22. So, yun yung nangyaring mga repairing process natin. Okay? Simula dito, so laging nagpapakita yung overheat protection. As in, overheat protection siya. Basta yung una nating pinakita na video, overheat protection siya parati. So pinalitan ko tong resistor na to. Yung may 680. Kunin ko lang yung phaser ko na ginagamit. Para hindi delikado sa shorting mo. Okay. So itong resistor na to, pinalitan natin sa una. And corroded din yan. Then kasunod itong thermistor. Okay, then kasunod po itong R22. Pagdating sa R22, tuluyan na siyang nag-normal. So ayan na siya, okay na po. Wala na kayong makikita ng warning. Hindi na siya nagwa-warning. Okay. So medyo mahaba po itong repairing na to, kaya ilang part ng video yung ginawa ko para hindi naman sobrang haba kada video. At least 10 minutes mahigit kada video. Huwag naman yung sasagot. Kasi almost 2 days po na ginawa. So, isa sa mga naging conclusion ko, pwede kasing ang main cause talaga ay itong thermistor. Okay? Pero nabasa talaga siya. Itong part na to nabasa ito. May juice dyan. And nakorrode na siya. So nawala na yung ibang contacts. Nasira na. So pinalitan natin. And itong thermistor, busted din. So, tingin ko, isa sa mga culprit. Ito kasing thermistor, parang thermal sensor po yan. Ibig sabihin, pag nag-overheat na po yung unit, pag nag-overheat na yung unit natin, i-detect na ito. So medyo malayo siya sa part na mainit, which is nandito sa taas. Okay. Kung wala tayong makuhang resistor dito sa board na to ng AGs, pwede tayong kumuha rin sa board ng cellphone. We make sure lang na alamin natin yung tamang resistance nung gagamitin natin na resistor. And dahil meron tayong ibang resistor, agad-agad natin na napalitan. Okay. So okay na po itong unit. Papayar na siya. Ayan o. Okay na siya. Pwede na magamit to. Okay. Salamat mga boss sa panonood. Then sana may natutunan tayo dito. Ingat kayo parati. And parati kayo manood ng mga ganitong ano natin. At kung bago pa lang po kayo sa channel natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. And click niyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ganitong repairing videos. Kung interesado kayo sa mga ganito, mas maganda mag-subscribe po kayo para lagi kayong naka-update. Okay, salamat mga paps, and magandang gabi sa inyo. Gabi na. So yan, bye-bye.